Gusto mo ba neto? Yung double damage kay Fanny pero di ka marunong mag-straight cable. Huwag ka mag-alala, sagot kita. Sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano gawin yung double damage kay Fanny kahit na di ka marunong mag-straight cable. Ito ang normal na damage ni Fanny pag nag-combo. Ito naman pag gagawin yung double damage gamit ang 2 cables. Ito naman pag spam straight cable. Kung mapapansin nyo, same lang yung damage sa spam straight cable. Ang kailangan mo lang gawin ay mapagsabay yung dalawang cable mo. At ang pinakamadaling paraan para magawa ito ay isang long cable at isang short cable. Ito lang yung trick na ginagawa ko. Kailangan medyo malapit sa wall para pagbato ng long cable ay agad kakapit yung second cable or yung short cable pagka-release. Bali 2 cables lang ang kailangan mo. Kaya kahit di ka marunong mag-spam straight cable ay magagawa mo pa din yung double damage ni Fanny gamit lang ang 2 cables. Dahil ang nagpapatrigger sa double damage ay yung huling dalawang cable lang at hindi yung madaming cable. Hi guys! Sirjas nga pala, solo rank game player. Not the best Fanny in terms of cable pero may matututunan kayo pagdating sa gameplay at decision making in-game. Hindi lang kay Fanny, pati na din sa ibang hero. By the way, Legend 3-4 stars current rank ko na may 20 games with 95% win rate. Pero ang gagamitin nating gameplay sa video na to ay yung unang game ko ngayong season. Ang game na to ay recorded sa second day ng season. Kaya halo-halo mga kakampi at kalaban. Lalo na at solo rank game lang tayo. Tamang pailaw muna tayo para hindi sayang yung world collector natin. Tulad ng kadalasan kong ginagawa, red first muna tapos yung taong bato at kung kayang kunin yung lito ay kukunin natin. So wala namang special na engagement sa early game kaya kinakot ko na para di kayo maboard. Para naman sa tips ko sa inyo. Habang nagpo-farm kayo ay i-practice nyo na i-drag yung screen nyo para mascout yung mga nangyayari sa map. Malaking bagay ito para malaman kung anong mga skill ang nagamit na ng mga kalaban. Malaking bagay ito para hindi na kayo magtanong sa mga kakampi nyo kung nagbitaw na ba ng mga skill yung kalaban nyo. Lalo na kung yung skill nila ay counter sa inyo. At dito nga ay alam natin na nagamit na ni Soyo yung mga dash skills niya, kaya wala na siyang kawala at mabibigyan ko siya. Kung mapapansin nyo, habang nagpo-farm ako ay tinitignan-tignan ko si Claude. Sa tingin ko naman ay kaya ko siyang i-kill kaya susubukan ko siya i-gank. Pero nakapag Aegis pa siya kaya di ko rin siya napatay. Siguro kung may ultimate ako ay mapapatay ko siya. Pero malaking bagay na din yun dahil uuwi si Claude at possible na meron siyang hindi maabutan na minions na magpapalamang sa gold lane natin. Sinimula ng mga kakampi natin yung turtle kaya itutuloy ko na. Pagkakuha ko nga sa turtle ay may vision tayo sa mga kalaban at sapat yung energy ko para makakombo kahit walang buff. Kaya mabibigyan ko pa yung Estes. Nag-gank sa top lane yung mga kalaban natin kaya re-rest po tayo sa top. Mapipitas ko si Estes at makikil ko din sana yung Claude. Ang kaso na knock off tayo ng Veil kaya nasira yung cable momentum kaya magbaback na lang din muna ako. At sa pagbabalik ko nga ay mabibigyan ko na si Claude. Kung di niya pa oras kanina, pues, oras na niya ngayon. Hindi ko alam kung bakit, pero parang hindi na nadala yung Claude at Estes. Mukhang meron tayo bagong challenger. Si Alpha naman daw ang susubok sa damage check ko. Aray! Mukhang kaya naman niya ako. Kaso 5v5 to kaya narespohan ako ng kakampi ko at matataga ko pa siya sa leeg. Habang nagpupush ako, biglang dumating si Veil para mag-death. Pero bibiglin ko na kasi kaya ko naman siya i-burst. Ang tawag ko nga pala sa gameplay ko kay Fanny ay traditional Fanny gameplay. Kasi simula season 5 ganito na yung laro na nakasanayan ko. Kahit ganun pa man, effective pa din at kayang sumabay sa modern gameplay. Shoutout nga pala sa mga katulad kong traditional yung style sa paglalaro, lalo na yung mga nag-comment doon sa previous Fanny tutorial na in-upload ko. Ikaw, anong play style mo sa Fanny? Traditional din ba katulad ko o modern or straight cable na? Comment mo nga para malaman ko.
Nakita ko nag-engage si Arges dito kaya rumes po ako. Napitas ko naman si Estes kaso napitas din ako dahil nag-miss yung isang cable ko pang out kaya nababad ako sa tower. Pagka-respawn ko ay naramdaman ko na may masamang balak si Claude sa top lane, kaya agad akong pumwesto para mapigilan yung plano niya. May mga minions kami sa bot lane nila kaya nag-abang ako sa magde-def. Tapos si Claude yung nag-def. Di ko naman siya tina-target lock. Pero pakiramdam ko ang malas niya. Sa next game niya siguro ban pani malala siya. Nag-call ng attack the Lord yung cheat namin. Pero sinabi ko na mamaya na dahil malapit naman na yung 12 minutes para evolve Lord na yung kunin namin. Biglang nag-chat yung Claude. Akala ata niya tina-target lock ko siya. Nakita ko yung Claude sa top lane, pipitasin ko sana siya para makapag-lord na kami dahil mag 12 minutes na yung game. Pinasok ko siya sa tower, ang problema di ko napansin na nawala na pala ako ng buff. Kaya ayun ako pa yung napitas. Papunta na yung lord namin sa bot lane nila kaya pumwesto na po para maghanap ng pipitasin. At sa kamalas-malasang pagkakataon ni Claude, siya yung nakita ko. Kaya para sa mga marksman dyan. Ito tips ko sa inyo pag may kalaban kayong pani lalo na pag alam yung tamang priority na i-kill. Iwasan nyo magpakita sa map kung hindi nyo alam kung nasaan yung pani. Lalo na pag wala kayong kasama. Kung may mga katanungan kayo tungkol kay pani, i-comment nyo lang at susubukan natin sagutin sa abot ng aking makakaya. Sana may natutunan kayo at hindi nasayang oras nyo sa panonood ng video na to. Kung may mga comments or suggestion din kayo sa video na to ay huwag maiyang magsabi. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should go.